Hello guys, welcome to 5th Generation Hobby Shop. So ngayon, meron tayong i-unbox na unit at i-test. So ito ay the ENC Glock 19X Airsoft Pistol. So hindi po siya airgun, this is airsoft. As you can see sa box, ayan, Airsoft Pistol. Okay, so this is ENC brand. ENC is made in China. Airsoft pistol. So, ang bala ng airsoft, guys, ay plastic BBs. Ayan. Airsoft BBs. Okay? So, hindi po siya airgun. This is airsoft BBs. Airsoft pistol. Tapos, ito naman yung gas. Green gas. Ayan. Ito yung kinakarga sa magazine. Iba kasi yung CO2. Yung CO2 yung sinasalpak sa magazine. Okay, green gas. So, may kasama na siyang green gas at yung bala niya, 4,000 shots. Okay. So, buksan na natin. Ito yung mga kasama. Manual. At yung back strap. Bali, dalawang back strap po yan. At yung lock, yung pin. Okay, ito po yung unit. Glock 19X. Ayan. As you can see sa markings, ayan. Glock 19X. Markings niyan sa slide. So, ang Glock 19X is yung crossover ng Glock 17 frame. At Glock 19 slide. So, ito yung frame. Yung sa ilalim. Ito yung frame. So, yung frame niya ay, yung frame niya ay pang Glock 17, no? So, as you can see, yung grip niya, mahaba, no? Yung magazine niya, pang Glock 17. Compatible po siya sa magazine ng WE. Yung mga WE brand na magazine, pwede siya. Gagana yung WE magazine dito. Yan. As you can see, this is yung frame niya or yung grip niya ay pang Glock 17. Pero yung slide niya pang Glock 19. Kasi yung Glock 17, medyo mahaba yun ng konti. Yung slide ng Glock 17. Kaya siya X. Meaning ng X is crossover ng dalawang models. So, crossover siya ng Glock 17 at Glock 19. Okay? Kasi yung Glock 19 mismo, yung hindi X ha, Glock 19, mas maiksi yung grip nun eh. Hanggang dito lang yun, no? Yung grip, hanggang dyan. Mas maiksi yung grip nun. Kasi compact yun eh. Compact pistol. Yan. So, itong nagustuhan ko sa Glock 19X, dahil sakto lang siya sa kamay hawakan. Yan. Hindi siya maiksi. Pero yung slide niya, ayoko naman yung medyo mahaba. Kaya, para sa akin, maganda ang Glock 19X. So, this is ENC brand. Pwede mo siyang lagyan ng flashlight. At pwede mo siyang lagyan ng red dot optic. Kasi modular yan eh. Red dot optic. Yun. So, by the way, shoutout kay Boss Hannah Darrell. Okay. Unit niya, Glock 19X. Okay. So, may request siya dito na lagyan ng lubricant. So, itong magazine niya, 24 capacity to. So, sa paglo-load ng bala nito, yan, plastic BBs. Yan, plastic BBs po, dahil airsoft po siya eh. Ganito lang po. 24 ang capacity, pero recommended load, 15 lang. 15 rounds para yung spring hindi compress palagi yung spring. Pag palagi nakababa yung spring, lumalambot yung spring. So, pag malambot na ang spring, hirap na siyang itulak yung BBs. Ayan. So, ganun lang ang paglo-load. Ngayon, ito walang gas. Ayan. Pag walang gas, nakakapamo yung outlet bulb. Ayan. Napipindot ko po. Walang gas yan. Walang pressure. Ngayon, lalagyan ko siya ng oil, silicone oil, at hihigpitan ko na.
Kasi pa, from the factory, maluwag talaga yan eh. Hindi nila inihigpitan yan. So, lalagyan ko siya ng oil. Ikot-ikutin ko lang para mag-absorb. So, meron tayong bulb tool. Ito po yung ginagamit ko. Pero hindi pa po ito kasama sa order nyo po. Para mag-absorb yung oil. And then, higpitan natin. Tamang higpit lang po. Kasi pag hinigpitan nyo to ng todo, mapuputol po ito. Tamang higpit lang. Ayan, alalay lang po. Okay. So, ayan, lubricated na at the same time, mahigpit na yung bulb. Ayan. Outlet pa lang yun. Ngayon, dito naman tayo sa inlet. May dalawa tayong ihigpitan dito. Yung screw, tsaka yung inlet bulb. Okay, so ngayon, ganun din ang gagawin natin. Luluwagan ko lang muna para pumasok yung oil. Then, ikot-ikotin natin para mag-absorb yung oil. Ayan, tamang higpit lang din. Kasi ano lang yan eh, tanso. Pwede maputol yan. Ito naman, lagyan ulit natin ng oil. Ito, yung screw. Tapos, higpitan natin. So, yun yung mga maintenance ng magazine. O pwedeng, pagka nagkaroon ng leak, huwag po kayong matakot na sira na yung magazine nyo. Hindi po. Madali lang po yun. Actually, unang pinagmumulan yan, ito, possible, yung mga bulb or screw, maluwag. Yan. Or di kaya, worn out na yung o-ring, so papalitan ng o-ring, madali lang. Actually, di kayo kailangan magpalit ng buong magazine. Dito lang muna kayo mag-check, mag-troubleshoot kung ano yung naging problem. Balik lang natin yung mag-base. Ayan. So, lubricated na yung dalawang bulb. Lagyan natin ngayon ng gas. So, paglalagay naman ng gas, kailangan po inverted position yung magazine. Huwag pong paganyan. Kailangan pa ganun po. Patiwarik yung magazine. Tapos ito yung nozzle. Tutok mo lang siya dyan. Pag natutok na, nakasenter na yan dun sa may bulb. Tsaka mo siya didiinan. Ipipress mo. 1, 2, 3. Ayan. So walang singaw po yung magazine. Walang singaw. Dahil intact at naka lubricated. Okay? So, itong magazine na to, boss, pagka ito ay continuous ang gamit, lumalamig po ito. So, pag malamig ang magazine, ipahingay po. Ipahingay nyo po ang magazine. Kaya much better kung meron kayong spare magazine kung tuloy-tuloy yung gamit. Kasi pag malamig yung magazine, humihina po ang blowback. Diba? Blowback pistol po ito. Yan. Nagre-reciprocate po yan eh, yung slide eh. Ngayon, pag malamig ang magazine, ang tendency, mahina ang recoil, mahina ang blowback, mahina yung amount ng power ng gas. So, hindi niya kayang itulak hanggang dulo yung slide. So, tendency, hindi siya mag-open slide. Katulad niyan. Okay, pero normal yun dahil nga malamig eh. Normal yun. Nga lang, pamagulat kayo, ba't hindi nag-open slide? Kasi nga po, yung magazine natin, malamig. So, pagka malamig, mahina ang pressure ng gas. Okay? Ayan. Pahingan nyo lang. Okay? Glock 19X. Ganda niya rin, no? Pero airsoft po siya, no? Hindi siya airgun. Iba po kasi yung airgun. Yung bala nun ay steel ball na or pellet. At yung propellant niya ay hindi na green gas. CO2 na siya. Okay? So, testing. By the way, request pala ni boss, lagyan natin siya ng lubricant. Yung slide. Ano, pati yung slide. So, babaklasin natin. So, ito, Gen 5 po siya, no? Ang Gen 5, ambidextrous yung slide stop. Ayan, magkabilaan po yan.
So itong dalawa na to, ito po yung takedown notch. Yan, magkabilaan din yan. So kung babaklasin mo yung slide, itong slide babaklasin nyo po, kailangan wala magazine. Tapos, ikasa nyo po muna. So, after that, itong dalawang takedown notch, sabay nyo po yan ibababa. Ayan. Sabay. Baba nyo po, no? Ayan. Pigilan nyo po, then palo lang ito. So yun, baklas na. Ngayon, lalagyan natin siya ng silicone oil. Or di kaya, ang ginagamit ko kasi dito, yung effective na ginagamit ko, yung degreaser. Ah, degreaser. Moss grease, yung unicorn. Ayan, airsoft. Ito ay para talaga to sa mga movable metal parts para ma-decrease yung friction. Diba? Kasi ito, diba? Lagi yan, ano eh, gumagalaw eh. So, nakakaroon sila ng friction. Nakikis-kisan kasi yan eh. So, kailangan dyan, lubricated. Kailangan merong unicorn grease. So, lagyan natin. Pero kung wala naman kayong ganito, pwede ito. Petroleum jelly. Yan. Pwede yan. Dito nyo lang ilalagay sa part na to. Kasi itong part na to, ito yung mga nagkakaroon ng friction. Yan. At syempre, absorber yan ng dumi. So, kailangan nyo ring linisan. Yan. So, lalagyan ko na siya ng grease. Ngayon, ang alternative na ginagamit dyan, pwede rin yung oil. Silicone oil nga lang, mabilis matuyo yun. Pero ito, petroleum, matagal matuyo. Okay, so yun lang. Yun lang yung kailangan nating i-lubricate. Yan. So, ito nababaklas dito lahat, pero hindi ko nababaklasin ngayon sa video. So, pagbabalik, no, nakikita nyo po yung dalawang butas na yan. Yung entry. Ito nyo po ipapasok. Yan, sa dalawang itong bakal na yan. Yan. Pasok nyo siya dyan. Dire-diretso lang. Yan. Okay na. So, ganun lang. Yan. Smooth na yan. Oh. Kanina, walang ano yan. Eh. Walang kalangis-langis. Eh. Smooth na siya ngayon. Okay. So, testing. Okay, grasa pala yung nilagay ko, grasa ng airsoft. Hindi, huwag tayong maglagay ng grasa ng motor, bawal yun. Okay. So, yun, testing. Firing. Lakas din. Pusin lang natin yung bala hanggang sa mag-open slide. Firing. Ganda. Glock 19X. Open slide. So, pag nag-open slide, release nyo lang yung magazine muna. Press nyo mag-release. Ayan. Tulak nyo lang yung slide, tapos release. Kasi, kusang bababa yan, may spring po kasi yan, yung slide stop. Okay. So, yun naman po. Again, this is the Glock 19X. Shout out kay Boss Hannah Darrell. Glock 19X Airsoft Pistol ng ENC. Okay? Ganda niya rin. Practical shooting. Okay? Thank you. And EPS na yan. Neto nasa 320-330 EPS. Green gas powered. Okay? Thank you and have a nice day.